Today's video, 5 bagay na meron ka na dapat gamitin mo upang magkapera. Maraming tao ang naghahangad na magkapera pa at lumaki ang kita dahil sa kanya-kanyang pangailangan at dahilan. Maraming tao ang magsasabi na kailangan taasan ang sweldo nila, dagdagan ng bonus at iba pa. Meron din naman nasisisihin ng ibang tao ang gobyerno o ang boss nila kung bakit sila kapos sa pera. Alam mo naman na walang magpapayaman sa'yo kundi ikaw mismo. At may mga bagay na meron ka na ngayon na dapat mong ginagawa o ginagamit para maging pera. Number 1. Gamitin mo yung skills mo para magkapera. Di ka ba nagtataka kung bakit may mga singer, dancer, or performers na mas malaki ang kinikita kumpara sa isang empleyado sa kumpanya? O di kaya naman ay isang mahusay na pintor o manunulat na kumikita ng limpak-limpak na salapi kumpara sa karamihan? Meron din kumikita dahil magaling umarte. At meron din kumikita dahil magaling magpatawa. Ngayon, anong skills or talent ang meron ka na pwede mong pagkakitaan? Teka lang, Mang Johnny. Wala akong talent at skills eh. Okay, ganito. Anong talent or skills ang pwede mong matutunan? Willing ka bang mag-aral? Or magbasa ng libro? Umattend ng mga seminars or trainings? Willing ka rin bang matuto sa isang tao na kumikita na ng pera gamit ang skill na yon? Alam mo, hindi ka maghihirap kung meron kang valuable na skills. At kung tingin mong wala kang skills, mag-invest ka ng pera at oras para dito. Number 2. Gamitin mo problema mo o problema ng ibang tao. Oo, tamang sinabi ko. Pwedeng-pwede mong pagkakitaan ng problema mo o ng ibang tao mismo. Ika nga, success is a collection of problems solved. Ito, example, para mas maintindihan mo. Alam mo naman siguro ang Grab. Ang problema ng sinolve ng Grab ay ang convenience sa pag-commute. Same din yan kay Angkas. Nakamotor ka nga lang. O di kaya naman ang Foodpanda. Ang sinolve niyang problem ay mga taong ayaw nang magluto at gustong i-deliver mismo sa bahay ang pagkain na gusto nila. Eto pa, National Bookstore. Kung ang problema mo ay wala kang school supplies, office supplies at iba pa, tiyak, dito ka pupunta, di ba? Pwede rin natin example dito yung sari-sari store na malapit sa inyo. Ang problem na sinold niya ay ang mga pangangailangan mo sa bahay na pwede mong bilhin doon, gaya ng shampoo, sabon, bigas at iba pa. Imbis na pumunta ka sa mall or mamasahe pa papuntang palengke. Ngayon, lahat ng nabanggit ko, kumikita ng pera yan mula sa'yo. Kasi meron silang nasolve na problem mo at ng ibang tao. Number 3. Gamitin mo yung oras mo para magkapera. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang asset sa mundo. At yun ay ang time o oras mo. Ika nga, your greatest resource is time. Ang time mo ang buhay mo. Ang time mo ay ang resources mo. Ang time mo ay kailangan mo upang yumaman at magkapera dito sa mundo. Ngayon, paano mo gagamitin ang time mo para kumita ng pera? Pero ito, isipin mo, ilang oras ba ang nasasayang mo sa panonood ng TV? Sa pagkipag-chismisan? Sa pag-browse mo sa stories or my day na mga fina-follow mo sa social media? Ano, nakuwenta mo na ba kung ilang mahalagang oras ang sinasayang mo sa loob ng isang araw? Ika nga, time is precious. Waste it wisely. Ang 5 hours mong sinayang sa panonood ng TV kahapon ay ang 5 hours din na ginamit ng isang tao upang magbasa ng libro about starting a business. Ang 1 hour mong sinayang sa pakikipagchismisan ay ginamit ng isang tao upang matuto ng bagong skills sa trabaho niya. Ang 30 hours mong sinayang last week sa social media ay ang 30 hours rin na ginamit ng isang tao upang matuto about stock market
at investments sa real estate. Ngayong na-realize mo kung gaano kalaki ang nasasayang mong oras, dapat gamitin mo ang time mo para pagkakitaan pa ng pera. Dahil dyan, magbasa ka ng mga financial books or i-invest mo yung time mo para mag-umpisa ng online business or part-time job. Or i-invest mo yung time mo para gumawa ng mga bagay na bago na pwede mong ikabuti bilang isang tao, whether financially, mentally, or spiritually. Alam ko, marami kang idea na tinatago sa sarili mo. Kaya mag-start ka ng maglaan ng kahit isang oras kada araw upang magawa mo ito. Tanggalin mo na o bawasan ang mga bagay na nagiging dahilan ng pagkasayang ng oras mo. At maging productive ka na ngayon mismo. Kung nagugustuhan mo so far ang video, please subscribe. Thank you. Number 4. Gamitin mo ang internet para magkapera. Alam mo ba kung magkanong kinikita mo sa pagte-Facebook? E sa pag-retweet mo sa Twitter? E sa paggawa mo ng story sa Instagram? O ang pag-search mo sa Google kahapon? May idea ka ba? E alam mo ba na may nagkakapera sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at sa Google ngayon mismo? At hanggang sa susunod pang mga panahon. Sa paggamit mo ng internet, lagi dapat mapasok sa isip mo ang pagiging business-minded mo at huwag kang magkaroon ng consumer mind lagi. Ibig kong sabihin ay i-maximize mo ang paggamit mo ng internet. Bakit hindi mo subukan na magbenta o mag-alok ng produkto, ng serbisyo, o ng kahit anong bagay sa social media accounts mo? Ano kaya ang pwede kong ibenta sa Shopee, sa Lazada, sa eBay, at iba pa? Ngayon, kung wala kang idea, ay maglaan ka kahit isang oras kada araw upang malaman kung paano ka magkakapera gamit ang internet. At sundan mo ng action. Huwag mo lang gamitin ang internet para magsayang ng oras. Number 5. Gamitin mo ang mga kakilala o kaibigan mo. Kung gusto mo pang kumita, ay dapat ginagamit mo ang network mo o ang iyong relationship sa ibang tao. Ika nga, your network is your network. Kung ang mga kasama mo palagi ay mga tambay, malamang ay tambay ka rin at magkakaparehas kayo ng mindset. Kung ang mga kasama mo palagi ay mga business-minded na tao, sigurado ako, one of these days, may mabubuo kayo na business sa hinaharap. Tingnan mo na lang sarili mo. Sino ba ang lagi mong kasama at kausap? Ang mga kasama mo ngayon ang isa sa mga magiging dahilan kung pwede kang yumaman o manatili sa kalagayan mo ngayon. Maraming tamang tao na pwede kang mag-spend ng time. Kung isa-sacrifice mo lang ang social media, Netflix at iba pa. Maglaan ka ng oras, kahit 2 hours a week, para ma-meet sila in person at mag-discuss about life, business, ideas, mga problems na pwedeng isolve or mga services at products na pwedeng gawin. Ang simpleng pakikipag-usap at pakikipag-meet mo sa mga tamang tao na ito ay maaaring maging magpabago sa iyong buhay. Kung wala kang kakilala ngayon na kaparehas mo ng gustong gawin, ay gawan mo ito ng paraan. Hanapin sila sa mga FB groups, FB pages at iba pa. Tandaan, collaborate with people you can learn from.